Makakupuna ho tayo. Now, last week, nung napag-aralan po natin ang Colossas, Kapitulo 1, talatang 15 hanggang pababa, napag-aralan po natin that ito po ay isang himno na tumutukoy po sa pagka-Diyos po ni Kristo. And usually, pag sinabi po himno sa ating modernong henerasyon, ito po ay tumutukoy po sa mga kantahan o awitan. Pero sa Biblia, pag sinabi po himno, bagamat na may halong kanta po talaga ito, pero ito po ay usually confessionals. Ito po ay tumutukoy po sa persona at gawa ni Kristo. When we talk about hymns, it refers to confessions. Ano po ba yung mga pinaniniwalaan po natin tungkol po sa persona ni Kristo at sa kanyang ginawa? To which, sabi po ng Biblia, kung babasahin po natin ang talatang 15, ito po ang paniniwala at confession po ng sinaunang iglesia. Sa talatang 15, si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos. At siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. So kitang-kita ho natin ang paniniwala po ng sinaunang iglesia. They believe that Christ is and was God. Sapagkat sa pamamagitan niya, referring to Christ, at para sa kanya, nilikha ang lahat na nasa langit at nasa mundo, ang nakikita pati rin ang hindi nakikita, katulad ng mga espiritong nagahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan, bago pa man likhain ang anumang bagay, naroon na si Kristo. At sa pamamagitan niya, ang lahat ay nananatiling nasa kaayusan. So kitang-kita ho natin that the belief of Jesus being God ay hindi po nagsimula in the 16th century, kundi nung panahon pa lang po ni Pablo, ito na po ang paniniwala ng iglesia, na si Kristo ay Diyos. At bago pa man likhain ang mundo, naroon na si Kristo. Ito po yung masasabi po natin yung eternality ni Christ. Or kung tawagin po sa theology, the aseity of Christ. Pag sinabi po the aseity of Christ, this means si Kristo po ay eternal. Walang hangganan po ang kanyang existence. Bago po siya nagkatawan tao, naroon na si Kristo. And then, sa talatang 18, si Kristo ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pinagmulan nito, ang unang nabuhay sa mga patay, para maging pinakadakila siya sa lahat. So napag-aralan po natin what it means that Christ is the firstborn from the dead. This means siya po ang unang tumalo sa kamatayan. He is the first and the last. Siya ay nagtagumpay sa kamatayan. Therefore, bagamat na marami po tao na binuhay po muli from the dead in the Old and in the New Testament, ang kaibahan po ni Kristo sa kanila is, yung mga taong binuhay po muli in those days, well, later on, namatay na naman po sila. Pero si Kristo, sa kanyang muli pagkabuhay, he never dies and will never die. Bakit po? Dahil nagtagumpay po siya laban po sa kamatayan. And then sabi po, sapagkat minabuti ng Diyos na ang pagka-Diyos niya ay manahan ng lubos kay Kristo. In English, for God was pleased to have all His fullness dwell in Him. Kanina po, may mga nabasa po ako in some of the commentaries that I was studying na ito po ay nais ko po idagdag bilang additional information. Now, sa lumang tipan mga kapatid, pag sinabi po yung presensya ng Diyos or the fullness ng Diyos, in the Old Testament, ang presensya po ng Diyos ay, we could say, nagdedwell po sa temple. Okay? It dwelt in the temple. Sa mga Hudyo, tinawag po nila ito the Shekinah glory or yung presensya ng Diyos. Yung kabuuan ng presensya ng Diyos ay bumababa on the Day of Atonement dun po sa tinatawag in the temple, the Holy of Holies. Ngayon po, what's interesting is,
Sabi po ng Biblia, ang kabuuan ng presensya ng Diyos or the fullness of God, sabi ng Biblia, ay na kay Kristo Jesus. Now, why is this very important? Because in the New Testament, ang tunay na templo ng Diyos ay si Jesus. Siya ang tunay na templo ng Diyos. In other words, sumasa kanya po ang fullness ng Diyos as the New Testament temple. Bagamat na tayo po ay tinawag templo ng Espiritu Santo, kaya naman po tayo tinawag na templo ng Espiritu Santo is because may kaugnayan po tayo sa tunay na templo na walang iba kundi si Jesus. Okay? So it's interesting kasi the fullness in the Old Testament, yung presensya ng Diyos in its fullness, at least in a certain sense, ay nananatili po sa templo. Pero now na dumating po si Kristo, siya na po ang New Testament temple. Kaya nga, bago po natin ipagpatuloy, nais ko po basahin ang Revelation chapter 22. Dito po tayo sa Pahayag, kapitulo 22. At basahin po natin dito sa talatang 3. Sabi po dito sa Pahayag 22, talatang 3. Revelation chapter 22, verse 3. Now, syempre, this is speaking about the new heaven and the new earth at pati na rin po yung tinatawag na New Jerusalem. Pero sabi po dito sa talatang 3, walang anumang isinumpa ng Diyos na makikita roon, referring to the New Jerusalem, na roon ang trono ng Diyos at ng tupa, at sasabahin siya ng mga lingkod niya. Makikita nila ang kanyang mukha at isusulat sa mga noo nila ang kanyang pangalan. Wala nang gabi roon. Kaya hindi na kailangan ang mga ilawan o liwanag ng araw dahil ang Panginoon Diyos ang magiging ilaw nila at maghahari sila magpakailanman. So napakalinaw mga kapatid that the Word of God makes it very clear that when God and Christ reigns, ang lahat po ng bagay ay mawawala po talaga ng halaga. Because si Kristo na po ang liwanag, si Kristo na po ang maghahari. In short, sinasabi po ng Biblia, Christ is the light and the temple of that new heaven and new earth. Kaya napaka-importante na makita ho natin that when the Bible says that the fullness of God ay na kay Kristo, this is another way of saying, siya na po ang bagong templo. At kung sino man papasok po sa templo na yon, ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. That is referring to Christ, symbolically. Now, kung babalikan po natin ang Colossians 1, sabi po dito sa talatang 20, in regards to the hymn, sa Colossians 1:20, sabi po ng Biblia, at sa pamamagitan ni Kristo, ipagkakasundo niya sa Kanya lahat ng nilikha sa langit at sa mundo. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng dugo ni Kristo sa krus. Now, it's interesting kasi sa English, through Christ, through Him, to reconcile to Himself, all things. Ano po yung all things na yon? Whether things on earth or things in heaven. Now, syempre, kung tatanungin po natin yung words reconcile or bibigyan po niya ng kaayusan sa relasyon, and then binanggit po yung words sa mundo at sa langit, kung tatanungin po natin ating mga sarili, mga kapatid, who did Jesus Christ die for? For humans, for the elect. Now, minsan, itong teksto po nito ay ginagamit po ng ilan at sinasabi po nila na matay daw si Kristo para sa mga anghel. Kasi sabi po dito, He came to reconcile those in heaven and on earth. E ang mga pinili po ng Diyos ay nasa mundo. Bakit po binanggit po ng Biblia, He came to reconcile those in heaven? Ang tinutukoy po dito to reconcile, mga kapatid, is to bring everything under the supremacy of Christ. Yun ang ibig sabihin po niya.
na ipapasa ilalim ang lahat ng bagay na sa mundo man o nasa langit under the power of Christ. Yun ang ibig sabihin po. Pero, this can only be done, sabi po ng Biblia, ginawa niya ito sa pamamagitan ng dugo ni Kristo sa krus. Saan po ba nagwagi si Kristo? Para ilagay sa ilalim po niya ang lahat ng bagay. Nagwagi ho siya sa krus ng Kalbaryo. Now the question is, ano po naging resulta ng pagtagumpay ni Jesus doon po sa krus ng Kalbaryo? Well, kita po natin sa talatang 21, noong una ay malayo kayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa kasamaan ng iyong pag-iisip at magawa. Pero ngayon, ibinalik na niya kayo sa kanya sarili sa pamamagitan ng kamatayan ng katawang tao ni Kristo. Now, sa pag-aaral po ng Biblia, dapat maging ugali po natin bilang students of the Bible na bago po natin basahin ang mga komentaryo o bago po natin basahin yung mga nota minsan sa study Bibles, ang kailangan po natin gawin muna is pag-aralan po ang teksto without any help muna and see kung ano po yung mga ma-observe po natin. For example, ang maling gawain po is, pag binasa mo isang teksto, okay, noong una ay malayo kayo sa Diyos, titignan mo na agad yung nota o titignan mo na yung komentaryo. Pag yun po ay naging ugali po natin, mga kapatid, hindi na-exercise ang pagiging critical thinkers po natin sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Binigyan po tayo ng Diyos ng rationality. Nang ibig sabihin, when we were made in the image of God, hindi lang po niya tayo nilikha just to have dominion. Pero nilikha din po tayo ng Diyos bilang mga rational beings sapagkat ang Diyos po ay rational. Kung ang Diyos po ay may kaisipan, ganun din po ang kanyang mga nilikha. Binigyan niya po tayo ng abilidad through the Holy Spirit to think critically sa pag-aaral ho. Diba sinasabi po ng Biblia, meditate my word day and night. So syempre, pag sinabi po meditate, pinagbubulay-bulayan po natin maigi. Tinitignan po natin ang bawat words, ang bawat sentences, ang bawat istruktura ng mga teksto na sakali may maipakita po tayo o may maipakita sa atin ang Diyos in regards about yung mga teksto na ating binabasa. Now syempre, ang kahulugan po nito is this. Ito po talaga kahulugan po nito. Namatay si Kristo on the cross to reconcile everything to himself. Yun po ang nangyari ho dito. Pero, kung hihimay-himayin po natin maigi, makikita po natin ang mga exegetical na istruktura kung pagbubulay-bulayin po natin na maigi. Unang-una, there are three things na makikita po natin sa tatlong teksto po na ito. Unang-una, sabi po dito, noong una. That speaks about the past. And then sa talata 22, pero ngayon, it speaks about the present. And then, sabi po sa verse 23, pero kailangan ninyong, it speaks about responsibility. So we could say, mga kapatid, verse 21 speaks about alienation, yung buhay po natin nung hiwalay ho tayo sa Diyos. Verse 22 speaks about ano yung ginawa ng Diyos para tayo ho ay maligtas. And verse 23 speaks about ano po ba dapat nating gawin na ngayon niligtas na tayo ni Jesus. A lot of people, they would believe that once na niligtas ka na ni Kristo, hanggang ligtas ka na lang. Wala ka nang gagawin para sa Panginoon. You don't have to live for Christ. You don't have to take up your cross. You don't have to preach the word. Basta ligtas ka na. That's it. Pero sa Biblia, kitang-kita ho natin dito yung gawa ni Kristo at yung inuutos ng Diyos sa atin. So once tayo ho ay na-born again, or once tayo ho ay niligtas ng Diyos, may mga kanya-kanya po tayo mga responsibilities.
may mga responsibilidad po tayo bilang mga Kristiyano. We have responsibilities for our children. We have responsibilities para sa ating mga asawa. We have responsibilities for our families. Pero dahil niligtas po tayo ng Diyos, we have a responsibility towards God. Kaya kitang-kita ho natin dito, bago po natin himayin ang verse 23, ano po ba ang dati nating buhay? Now, as I remind you mga kapatid, a few weeks ago, nung pinag-aaralan po natin ang introduction ng aklat po ng Colossus, dahil kabilang po ito sa tinatawag na prison letters, may tatlong prison letters na posible sabay-sabay po na nailabas po ni Pablo through means of his servants in the church. Kasama po dito aklat po ng Efeso, Filipos at Pilimon. At kasama na rin po dito ang Philippians in the sense of traditionally na isulat po yun sa Roma. Pero kitang-kita ho natin that ang Colossus at Efeso ay hindi nakakalayo sa kanilang kasulatan or sulat or doktrina or theology. Tulad po nito mga kapatid, sabi po noong una, malayo kayo sa Diyos. Pero kung babasahin po natin saglit ang Efeso Kapitulo 2, makikita po natin that yung theology ho niya ay hindi nakakalayo sa Colossus. Efeso 2, talatang 1. Napakaganda ho nito. Efeso 2, talatang 1. Let's do a parallel check. Tingnan po natin kung may similarities. Efeso 2, talatang 1. Sabi po ng Biblia, noong una, di ba? Noong una, itinuring kayo mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Dito naman ho, noong una, malayo kayo sa Diyos. So syempre, ang Diyos ang pinagmulan po ng buhay. Pag ang tao po walang kaugnayan sa Diyos, ano po mangyayari sa kanya? Mananatili siyang patay. Sabi po sa Colossus, malayo kayo sa Diyos noon. Sabi po sa Efeso, itinuring kayo patay ng Diyos. Bakit kayo itinuring patay ng Diyos? Kasi malayo ang lahat sa Diyos. Which means, wala sa kanila ang buhay na walang hanggan. Kung sa Diyos, nagkakaroon po ng buhay ang tao, o buhay na walang hanggan, we could say, ang taong wala sa Diyos, walang buhay na walang hanggan, kaya naman ang kanilang status bilang tao is this, patay. Amen? Dito, sabi ng Biblia, naging kaaway niya dahil sa kasamaan ng iyong pag-iisip at magawa. Whereas here, sabi ng Biblia, naging patay kayo sa harapan ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. So you see the unity. You see the harmony. Hindi nagkakalayo, hindi nagko-contradict yung mga sinasabi ni Pablo. Bakit ho? Dahil siya po ay pinangasiwaan ng Espiritu Santo. He was superintended. He was inspired by the Holy Spirit of God. Pag ang Espiritu Santo ho ay nagturo, lalo na in the context of inspiration, hindi po pwede ang isang aklat sa Biblia ay ko-contradict sa another aklat ng Biblia, dahil ang pinaka-ultimate na author ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Kaya mismo si Kristo ang nagsabi, the scriptures cannot be broken. Nang ibig sabihin, it doesn't contradict each other, kasi the moment po that the books of the Bible start to contradict each other, hindi na totoo ang Diyos. Hindi na consistent ang Diyos. Pero dahil po ang Diyos is consistent, at siya po ang espiritu ng katotohanan, not one tittle or one jot ay mababali po sa salita ng Diyos. Yan ang masasabi po natin, the doctrine of inerrancy. Walang error sa salita po ng Diyos. So sabi ng Biblia, noong una, speaking about yung past life natin, bago po tayo na born again, bago po tayo nabuksan, na regenerate, sabi ng Biblia, malayo kayo sa Diyos. Bakit po tayo malayo? Dahil hindi natin hinahanap ang Diyos, hindi natin ninanais ang Diyos, ayaw natin mamuhay sa kabanalan,
talagang walang abilidad na magkaroon po ng nais to live for Christ. Kaya gumawa ka ng kasalanan, parang wala lang. Gumawa ka ng kalokohan, instead of magsisi ka at maghinakpis, natutuwa ka pa. It's because malayo ang buhay ng tao sa Diyos. Minsan, may mga makakasama po tayo ng mga hindi mananampalataya na ang buong bibig, kung hindi kabastusan, pagmumura. And then minsan pag napapakinggan mo, now that you're born again, deep down, pighating-pighati ka. Why is that? Kasi na kay Kristo ka na eh. Pero sila, because malayo po sila sa Diyos, ang buong bibig po nila, yung pagmumura, ang mga bastos na biro, parang wala lang. Because there is no fear of God in them. They don't understand God. They don't want to know God. Talagang malayo po sila sa Diyos. Amen? Now, pag ang tao po ay malayo sa Diyos, sabi ng Biblia, hindi lang po sila itinuring malayo, hindi lang po sila itinuring patay, pero sila ay mga kaaway ng Diyos. Minsan, sinasabi po that itong tao na to ay kaaway ng iglesia. Bakit? Nilalait niya ang iglesia eh. Right? Or, we could say, inuusig niya ang iglesia. Pero sa Biblia, bagamat na yung mga umuusig po sa iglesia, inuusig na rin po ang Diyos, pero ang lahat pala ng tao, kahit na hindi niya usigin ang iglesia, basta siya'y walang kaugnayan kay Kristo, automatic, kaaway na siya ng Diyos. So wag niyo po iisipin lamang na limitado po ang kaaway ng Diyos sa form o anyo ng pag-uusig sa kanyang iglesia. Si Pablo, dating manguusig po yan ng iglesia, kaaway po siya ng Diyos. Diba nung nakita po niya si Kristo? Saul, Saul, why do you persecute me? E paano po niya pinersecute po si Kristo? Inusig niya ang iglesia. Pero sabi ng Biblia, you don't need to necessarily fight the church physically para maging kaaway ng Diyos. The moment na ikaw ay isinilang, and the moment na ikaw po ay walang kaugnayan kay Kristo, automatically, kaaway ka na ng Diyos. Pastor, paano ho yun? Ang isang sanggol na wala namang ginawa mali o mabuti, paano ho siya naging kaaway ng Diyos? Mga kapatid, naging kaaway ho tayo ng Diyos dahil po sa ating kalikasan. Ano po ba ang ating kalikasan? Makasalanan ho tayo by nature. And if we are sinners by nature, automatically, kaaway na ho yan ng Diyos. Na kung magiging practical po ako, let's say, kami po ni Aina, by the grace of God, we are expecting a child. And in a few months, 8 months or so, lalabas na ho siya by God's grace and will. Bagamat siya ay magiging precious sa amin, mag-asawa, at siya po ay magiging newborn ho namin and firstborn po namin, hindi nangangahulugan, hindi siya kaaway ng Diyos. Now, that's gonna be hard to grasp. Isang sanggol na walang ginawa physically, and yet kaaway siya ng Diyos. Kaaway po siya ng Diyos dahil po sa kanyang kalikasan. Si Joshua ho, makasalanan na tao. Si Aina, makasalanan po na tao. Kaya magiging anak po namin, ang kanyang kalikasan, makasalanan din. Kaya automatically, sa harapan po ng isang perpektong Diyos, automatic ho, kaaway na siya. Pero dito, nagiging kaaway po ng Diyos ang mga taong malayo sa Kanya dahil po sa kasamaan ng kanilang pag-iisip at mga gawa. So hindi lang po nature, pero pati na rin po ang kanilang ginagawa kung bakit po ang tao ay nagiging kaaway po ng Diyos. Tulad po dito, kung ipagpapatuloy po natin yung sinasabi sa Efeso 2, sa Efeso 2, talatang 2, sabi po dito, ano po ba yung mga ginagawa ho nila kung bakit sila naging kaaway ng Diyos? Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo
sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas. Mga kapatid, si Satanas po ba kaaway ng Diyos? Sabi ng Biblia, sakop tayo noon ng kapangyarihan ni Satanas. Ang hari ng espiritong nagahari sa mundo, at siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. So this shows us that kung may mga minamahal po tayo sa buhay, bakit po napaka-importante na babahagian po natin sila ng Ebanghelyo? Kasi kung hindi po natin sila babahagian po ng Ebanghelyo, mananatili po sila sa ilalim ng galit at puot ng Diyos. Ganun po ka-importante ang doktrina ng ating mga pinag-aaralan ngayon. It doesn't matter if they're 4 years old, it doesn't matter if they're 10 years old, it doesn't matter if they're 20, 30, 40, we need to share the gospel to them. Bakit po? Because habang hiwalay ang kanilang buhay sa Diyos, kaaway ho sila ng Panginoon. It is a very difficult doctrine emotionally. Pero yan ang tinuturo po ng Biblia. Whether they have done something or not, basta ang kanilang kalikasan ay makasalanan. Sabi ng Biblia, kaaway sila ng Diyos. So, malinaw ho, noong una, malayo ho tayo sa Diyos at tayo po ay mga kaaway niya noon dahil po sa ating maling pag-iisip at mga ginagawa. So, syempre, noon, dati po mga lasinggero ho tayo, palamura, mga sinungaling, lahat na ginagawa po natin noon. Pero sabi ng Biblia, nung ginagawa ho natin yon, naging kaaway po tayo ng Diyos. Pero, tignan niyo po yung sinasabi ng Biblia po dito. Sabi po dito, saklat po ng Roma, Kapitulo 5. Roma 5, talatang G's. Bagamat na tayo po ay mga kaaway ng Diyos noon, ito po yung ginawa ni Kristo para ho sa kanya mga kaaway. Roma 5, talatang G's. Dati, kaaway tayo ng Diyos. Pero ngayon, tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At ngayon, meron na tayong magandang relasyon sa Diyos, tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Two things mentioned here. Dati, kaaway kayo. Pero ngayon, hindi na kayo kaaway ng Diyos. Yan ang masasabi po natin, the doctrine of justification. The doctrine of justification, mga kapatid, is itinuring ka ng Diyos na matuwid sa kanyang harapan, hindi dahil sa mga ginawa mo, kundi dahil sa ginawa ni Kristo. At dahil ikaw ay ginawa at itinuring ng Diyos matuwid, hindi ka na kaaway ng Diyos. Ganyan ka-importante at kasagrado ang doktrina ng justification. So hindi ka lang itinuring na matuwid. Yehey, matuwid na tayo. Hindi lang po natapos doon. Pag sinabi matuwid ka na, hindi ka na kaaway ng Diyos. Now think about it this way, mga kapatid. Yung isipin mo lang na ikaw ay kaaway ng Diyos noon, pag iniisip ko ho, nakakatakot ho yun. Kaaway tayo noon ng Diyos? Kaaway tayo noon ng Diyos. This means, ang galit ho niya ay suma sa atin, ang poot ho niya ay suma sa atin, and yet sabi ng Biblia, namatay siya para sa kanyang mga kaaway. Now, sino ho dito natatandaan niyo po yung tinuro ni Kristo na mahalin ninyo ang iyong mga kaaway? Di ba napakahirap po na mahalin ang kaaway? Tignan mo yung ginawa ni Kristo. Minahal niya ang kanyang mga kaaway sa pamamagitan ng pag-alay ho niya ng kanyang sarili para sa kanila. Eh yung nga lang batiin ang kaaway, napakahirap na eh. Yung nga lang ipanalangin ang kaaway, napipilitan pa minsan. Pero sabi ng Biblia, hindi lang nanalangin si Kristo, hindi lang niya minahal ang mga kaaway niya, pero namatay siya para sa kanila.
ganong katindi ang pagmamahal ng Diyos. Kaya, pagdating po dito sa 22, pero ngayon, ibinalik na niya kayo. Notice this word, ibinalik. Bakit kailangan ibalik pa ang isang tao? Because sabi ng Biblia, malayo po tayo noon. You see that? Malayo po tayo noon, pero dahil po kay Kristo, ibinalik na niya tayo. At paano po niya ginawa yon? Sa kanyang sarili, sa pamamagitan ng kamatayan ng katawan tao ni Kristo. Minsan, makaranas po tayo ng mga pilosopo po sa Biblia, nasasabihin po nila, si Kristo po ba ay Diyos? Yes. Kung siya ay Diyos, bakit siya namatay? Di ba ang Diyos ay hindi namamatay? Totoo yon. Ang Diyos ay hindi namamatay. Pero dahil si Kristo ay nagkatawan tao, ang katawan ay namamatay. Pero ang kanyang espiritu or yung kalikasan po niya bilang Diyos, never namamatay ho yan. Tatandaan po natin. Now, there was a question that was asked before. If Christ is God and Christ died, how does that work? Okay? Well, di ba, nabasa po natin kanina, siya ang may hawak ng lahat ng bagay. Ngayon, mapapaisip ka talaga eh. If Christ holds everything at siya'y namatay, how does that work? Biro mo, hawak niya ang lahat. But at the same time, namatay siya. So paano niya hinahawak ang lahat? And the answer is, touching his divine nature, hawak niya ang lahat. Touching his human nature, namatay ho siya. And that will always be a mystery. Hiwaga ho yun, mga kapatid. Hindi natin mauunawaan yun. Bakit po? Dahil yan po ay yung mystery ng persona ni Kristo. Bagamat iisa ang Jesus, dalawa po ang kanyang kalikasan. Divine and human. So sabi po ng Biblia, ibinalik niya tayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kamatayan ng katawang tao ni Kristo. So hindi lang po namatay si Kristo para lang mapatawad ang ating mga kasalanan, pero dahil po sa kanyang pagkamatay sa krus, sa kapangyarihan po ng Diyos na ibalik niya po ang kanyang mga pinili. Nagkaroon po ng maayos na relasyon ang mga makasalanan dahil po sa kamatayan po ni Kristo. So dahil po sa pagkamatay ni Kristo, tayo po ay itinuring matuwid. Dahil po sa pagkamatay ni Kristo, na ibalik po tayo sa Kanya. Dahil po sa pagkamatay ni Kristo, ang lahat ng bagay, mapa lupa o langit, ay ilalagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Jesus. So no wonder why talagang inutos po ng Biblia, kailangan po natin ipagmalaki ang krus ni Kristo. Tulad po dito, sa aklat po ng Galatia, kung ating po babasahin, Galatia Kapitulo 6, how big of a deal po ba ang krus ni Kristo? Galatia 6, okay, at simulan po natin dito sa talatang 14. Dito, sinasabi ni Pablo, we should boast in Christ and not circumcision. So sabi po niya sa Galatia 6:14, ngunit para sa akin, wala akong ibang ipagmamalaki maliban sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. At dahil sa kamatayan niya sa krus, wala nang halaga para sa akin ang mga bagay sa mundo. At wala rin akong halaga para sa mundo. Mga kapatid, pagbulay-bulayin nga po natin maigi yan, sabi po niya, at dahil sa kamatayan niya sa krus, wala nang halaga para sa akin ang mga bagay sa mundo. Napakabigat po na statement yon. Na syempre, yung mundo na tinutukoy po niya dito ay kasama na po yung pagtutuli, legalism, lahat po yan, mga makamundong bagay, makamundong doktrina. Pero overall, sabi po ni Pablo,
the most important thing in life ay maipagmalaki ang ginawa ni Kristo sa krus. Ganyang katindi, mga kapatid, ang ginawa ni Kristo sa krus para sa atin. Tayo po ba pag tayo ho ay nagigising tuwing umaga, pinapasalamatan po ba natin yung ginawa ni Kristo para sa atin? Naalala po ba natin yung mga ginawa niya para sa atin? Biro mo, ang dakilang perpektong Diyos na milikha ng lahat ng bagay, 2,000 years ago, pumarito dito sa mundo. Ang hari ng mga hari, instead of maipanganak po siya sa isang castle, sa isang mayaman na lugar, pinanganak po siya sa isang inn kung saan nilalagay ang mga hayop. Ibinaba niya ang kanyang sarili ng lubusan, nag-anyong alipin. Ginawa niya po ang lahat ng bagay na yon para sa atin. Bakit po? Dahil tayo yung mga tupa na naliligaw. At dumating ang pastol upang tawagin ang kanyang mga naliligaw na tupa. My sheep, hear my voice. I call them out by name. My sheep, hear my voice. I know them. And they follow me. So dito, kitang-kita ho natin, ibinalik niya tayo sa pamamagitan ng katawang tao ni Kristo. Kaya, notice this, maihaharap na kayo sa Kanya, referring to God and Himself, three things. Banal, malinis, walang kapintasan. Three things. So namatay si Kristo for the forgiveness of sins. Namatay si Kristo para isailalim ang lahat ng bagay under His feet. Namatay si Kristo para wasakin ang gawa ng Diablo. At namatay din si Kristo para tayo ho ay mahiaharap sa harapan ng Diyos bilang mga banal, malinis, walang kapintasan. Now think about that. Pag sinabi po banal, usually the word banal or holy refers to something na hinirang ng Diyos para maging Kanya. For example, in the Old Testament, may tinatawag po na shovel para sa mga abo. Yun po ay itinuring ng Diyos, banal. Hindi dahil may ginawa yung shovel na yon kung bakit naging banal siya, kundi yun po ay itinalaga para lang sa Diyos. So tayo ho, namatay si Kristo para sa mga pinili upang yung mga taong pinili po niya ay maituring banal, ng ibig sabihin, pag-aari na po ng Diyos. That's what it means, mga kapatid. When the Bible says you are holy, it's just another way of saying you belong to God. Kaya nga sabi po ng Biblia, be holy, for God is holy. Which means, dahil pag-aari ka na ng Diyos, live like God. Do what is pleasing to God. So pag sinabi, banal, hindi lang morally speaking ang tinutukoy po dito. It really means pag-aari ka ng Diyos. You belong to God. For example, this is holy, which means this belongs to God's use. So syempre, pag makikita ho natin that the death of Christ means you belong to God. Sa English, mga kapatid, when you hear the word tinubos kayo, what does that mean sa inyo? Pag sinabi, tinubos niya ang iyong mga kasalanan, anong ibig sabihin po nun sa inyo? Binayaran niya. So dahil binayaran niya ang ating mga kasalanan, what does that make you now? Pag-aari na ng Diyos. Di ba sabi ng Biblia? Dapat ang lahat ng ginagawa po natin sa ating mga katawan at sa espiritu ay para lang sa ikapupuri ng Diyos dahil tinubos niya tayo sa isang malaking halaga. Which means pag-aari na to ng Diyos. At pag ikaw ay pag-aari ng Diyos, sabi ng Biblia, ikaw ay banal. And then sabi po, malinis. So sobrang dami
kasalanan na nagawa po natin, sa lihim o lantad, the moment that Christ died for you, and you believe the gospel, instantly, malinis ka na sa harapan ng Diyos. At patuloy pa rin ho tayo nililinis ng Diyos araw-araw, because Jesus sa kanyang panalangin said, sanctify them in thy word, for thy word is truth. So habang pinag-aaralan po natin ang Biblia at habang po ito ay nai-apply sa ating buhay, patuloy tayo nililinis ng Diyos. And the end goal, kung bakit po niya tayo nililinis, para maging kahawik po natin sa pag-uugali, ang Diyos, who is Christ. Conformed, renewed, every day. Amen? And then sabi ng Biblia, walang kapintasan. Pastor, paano yun? How do you become blameless? Eh, walang perpektong tao eh. How do you become blameless? Well, dito po mapapasok yung doktrina ng imputation. Which means, dahil na kay Kristo ho na tayo, at pag-aari ho tayo ni Kristo, at nilinis po tayo ni Kristo, dahil siya lang ang blameless, we are hidden in Him. So pag tayo ho ay nakikita ng Diyos, hindi tayo nakikita ng Diyos Ama bilang si Joshua, si Aina, si ganito o si ganyan, kundi ang nakikita ho niya ay si Jesus. Alam niyo po bakit ang poot ng Diyos ay wala na sa atin? Dahil hindi na ho tayo nakikita ng Diyos for who we are. He sees us belonging to Christ. Kaya tingnan niyo po dito sa aklat ng Colossians Kapitulo 3. Nagiging malinaw po ba mga kapatid? Colossians 3, talatang 1. Tingnan niyo po yung identity. Yung estado natin, status, state, bilang mga mananampalataya. Colossians 3, verse 1. Tingnan niyo po sinasabi dito. Colossians 3, talatang 1. Sabi po ng banal na kasulatan, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya sikapan ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon ninyo itoon ang isip nyo at hindi sa mga makamundong bagay. Look at this. Sapagkat namatay na kayo sa dati nyong buhay at ang buhay ninyo ngayon ay nakatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang buhay ninyo. So look at this. Nakatago po tayo sa Diyos, kasama ni Kristo. Which is to simply say that the reason why tinatanggap po tayo ng Diyos is not because Joshua is Joshua. Or, we could say, because Brother June is Brother June. Tinatanggap ka ng Diyos because you are in Christ. Now, pwede po ba magalit ang Diyos Ama kay Kristo? Makikita po ba natin sa Biblia na nagalit ang Ama kay Kristo? So, you have to be in Christ para hindi magalit ang Diyos sa atin. Bagamat na siya ipinorsahan, bagamat ang galit ng Diyos ay napunta kay Jesus, it's not because Jesus did wrong, kundi inako ni Kristo ang kasalanan natin. So dahil inako po niyang ating mga kasalanan, ang sino man na kay Kristo, mawawala na po yung galit ng Diyos sa kanila. Kasi ang nakikita lang ng Ama ay hindi ikaw, kundi si Jesus. Nakatago na po tayo kasama ni Kristo. Kaya nga po mga kapatid, water baptism, do you know what that really declares? Pag tayo po ay nagpapabautismo po sa tubig, what you are really declaring is, I now identify myself with Christ. Kasama ko si Kristo in His death, kasama ko si Kristo in His burial, kasama ko si Kristo in His resurrection. You are identified with Christ.
And one thing I've learned from the Word of God is, naging very popular trend in Filipino churches na bago po magpabautismo, antayin muna po natin ang summer, then mag-long drive tayo, and then doon lang tayo magpapabautismo. Mga kapatid, this is a commandment of God. Ang natutunan ko sa Biblia is the moment you receive Christ, kung ikaw ay magpapabautismo sa banyo, so be it. Kasi at the end of the day, hindi yung ganda ng lugar ang hinahanap po natin. What we are looking for is, what can I do to obey the Word of God? Amen. Minsan ang tao, hahanapin muna niya yung magandang lugar para memorable. No, mga kapatid. What makes it memorable is because you have been saved by Christ. Amen. Natatandaan ko po yung kwento ng aking ama tungkol po sa ministeryo sa Pilipinas. May mga kapatiran on a evangelistic field trip, we could say, na nag-ayos po sila. Ang ganda po ng kanilang mga damit, naka-sunflower hat pa, talagang pupunta po, parang pupunta po sa mall. Amen. And then nung nakita po ni Pastor, this was my Ninong Norman, nung nakita po ni Pastor yung mga suot po na ang gagara nung mga suot ng mga kapatiran, tinanong nila, Pastor, saan po tayo? Sabi po nung Pastor, doon tayo sa bundok. Hahayo tayo doon. Biglang nag-uwian ang mga ibang kapatiran. Mga kapatid, that goes to show, when God orders us to do something, it's not convenient at times. So, ganun din po ang water baptism. Ganun din po ang mga inuutos nandun sa atin. Huwag natin antayin pa na pupunta muna po tayo dito, pupunta muna tayo dyan, and then gagawin natin. Huwag natin pag-antayin ng Diyos. Sabi ng Biblia, the moment, mga kapatid, nung narinig ng eunuch ang salita ng Diyos, sabi niya, ano pa hinihintay natin? Baptismon muna ako dito. Hindi niya sinabi, baptisman mo ako sa Ethiopia kung saan maganda yung pool namin doon. He said, baptize me here right now. May mga kapatiran po tayo na binautismohan po in the bathtub. Why? Kasi ang importante, mailubog sa tubig and you can be identified with Christ. Yun ay napaka-importante. Yun po nakakalugod po sa Diyos. Now, going back to this, paano po tayo naging walang kapintasan? Because of your relationship with Jesus. May mga nakausap po na kapatiran even before. I had to explain to them because there were several of them that said, Pastor, I'm not going to take in the communion. Why? Because I just felt that my conscience was troubling me. Sabi ko, ano po naging dahilan? Well, you know, nagalit po ako ng isang araw. And that's why I feel na hindi na ako karapat-dapat na kumuha dun sa communion. So pinaliwanag ko, kapatid, kung ang pamantayan po at basihan ng pagkuha po ng banal na hapunan ay perfection, kahit ang pastor is not qualified. Kasi if you want to ask yourself the question, how much obedience do you have to do para kumuha? Or kailan ka ba magiging matuwid? Or ganap para kumuha. So in other words, dahil hindi ho natin maabot po ang perfection in this life, ang hinihingi po ng Diyos para tayo po ay kumuha ng banal na hapunan is to obey Him dahil may kaugnayan po tayo sa Kanya. Nataas po ng kamay, araw-araw po ba tayo nagkakasala? So kung ang basihan po is perfection, kahit isa ho sa atin, walang pwede kumuha ng banal na hapunan. Pero the reason why inutos ng Diyos ang banal na hapunan is so that you can declare that you have identified yourself with Christ. Sabi nga, do this in remembrance of me. Hindi po niya sinabi, do this pag perfect ka na. Right? Biro mo, bago po sila nagkaroon ng banal na hapunan, ano ba ginawa ng mga apostol? Well, sabi ng Biblia, nagmayabag si Pedro,
in Matthew 16. They doubted Christ on the boat. Then you had Judas Iscariot, plano na po niya talaga sa kanyang puso to betray Christ, and yet, kasama pa rin siya sa banal na hapunan to fulfill Old Testament prophecies. But at the end of the day, kaya ang tao po ay nagiging walang kapintasan, it's not because of what you do, kundi may kaugnayan ka kay Kristo. And this was made possible dahil po sa ginawa po niya on the cross. Now, sabi po sa verse 23, now na tayo po ay iniligtas from being far from Christ at inilapit because of Christ, ano na ang dapat gawin ng mga Kristiyano na binuhay po mula sa mga patay, na inilapit ng Ama kay Kristo nung dati ay malayo ho sila? Sabi ng Biblia, kailangan ninyong manatiling tapat. Remain faithful. He that endures until the very end shall be saved. Yung mga nananatiling tapat, yung mga nananatiling kay Kristo, sabi ng Biblia, will persevere. At hindi lang tapat, at matatag. Saan? Sa pananampalataya. So it's one thing to be faithful, it's another thing to be strong sa pananampalataya. Alam niyo po bakit sinabi ng Biblia na kailangan maging matatag? Dahil ang ating pananampalataya palaging inuusig at inaatake ng kaaway. Bakit po dumarating ang takot? Dahil apektado ang ating pananampalataya. Bakit po dumarating ang pag-aalala? Dahil apektado ang ating pananampalataya. Bakit po tayo madaling naapektuhan sa mga hinaharap dito po sa buhay o sa mga pag-aalala, sa mga kinabukasan, is because hindi ho tayo nagiging matatag sa pananampalataya. Biro mo, si Kristo, kasama na po niya yung mga 12 alagad sa bangka. Kasama na po nila ang Diyos na naglikha ng lahat ng bagay. Konting alon lang ang tumatpik po sa kanila. Sabi ng Biblia, bigla po sila nag-alala. Eh kasama po nila ang may likha ng lahat ng bagay. Biro niyo po mga kapatid, may mga nagsasabi, siguro kung kasama ko si Kristo sa pisikal, hindi ako mag-aalala. You're lying. Kasi kung mismo yung mga alagad ay nag-aalala, how much more of us? That's why the Bible says, you must remain, continue to be faithful and firm sa pananampalataya, rooted and built up. Sa isang halaman, kailangan may makakapitan ho yan eh. It goes deep enough into the soil para may makapitan. And then it starts to blossom. Tayo po, ang ating soil is the Word of God. When you wrap your heart around the Word of God, magiging rooted ka at matibay. Kahit anong dumating na pagsubok or bad news, hindi ka mag-aalala kasi you're so rooted sa salita ng Diyos. On the surface, maaari magiging ganyan ka pag dumarating po ang hangin. Pero what keeps you stable is your roots are in the Word of God. Kapit na kapit. Kahit niyayinig ka ng kaaway, hindi ka napuputol. Kasi nag-uugat ka sa salita ng Diyos. Pero yung madaling matangay, sabi ng Biblia, they're not holding to the Word of God. Now, how do you know na naapektuhan ka na? Very simple, mga kapatid. The behavior. Yung lumalabas sa ating mga bibig minsan. Yung pupasok sa ating utak na lagi natin in-entertain. Doon ka rooted. But when you're rooted by the Word of God, lahat ng masasamang imagination, lahat na magpapalayo sa atin o maapektuhan ang ating relasyon sa Diyos, hindi mo pinapansin or ine-entertain. You keep moving forward. Kasi nga, you're growing and you're rooted up in Him. Amen? May nakausap nga po kapatiran eh. Sabi ko po sa kanya, kapatid,
kung ikaw man ay may pagsubok, magalak ka. Alam mo bakit? Because God is in control of everything. At ito pa, here's another good news. Marami pang pagsubok ang darating. Bakit good news ho yun? Because tayo po ay binibigyan ng Diyos ng pagsubok upang maging matatag ang ating pananampalataya. Paano mo matitiyak na matibay ka sa pananampalataya? Dumaan ka sa apoy. Dumaan ka sa pagsubok. At lagi ka ilalagay ng Diyos sa mga pagsubok hanggang matutunan po natin that the same one who helped you persevere yesterday is the same one that helped you persevere today. At habang hindi mo natututunan yon, He will keep bringing you back to the same trials. Hanggang matuto ho tayo. Ganun po yon. Kaya ang kaaway, minsan, God uses ang kaaway as an instrument to teach us lessons to trust in God. Anak, hanggang ngayon, hindi mo pa rin natututunan, ako ang bahala sa'yo. Hindi ka pa rin lumalago from level 1. Mananatili ka sa level 1 until you learn to trust me. And then when you learn to trust me, magbibigay ako ng level 2 na pagsubok sa'yo. Amen? Now sabihin natin, wala kang kahinaan sa doubting in finances, pero titirahin ka naman sa laman. Sabihin po natin, hindi ka mahina sa laman, pero dito naman ka titirahin sa iyong isip. Sabihin natin, hindi ka mahina sa pag-iisip, pero titirahin ka sa ibang bagay. Titirahin ang pamilya mo, titirahin ito, titirahin yan. Bakit iba-iba po minsan ang pagsubok? They all have the same purpose. Para tumibay ka sa pananampalataya. So ngayon, binibigyan po tayo ng instructions po ni Pablo na kailangan mong manatiling tapat. Pag sinabi manatili, hindi lang one day. Every day. Every day you have to be strong. Every day you have to be rooted sa pananampalataya. And the sabi ng Biblia, huwag hayaang mawala ang pag-asa na dulot ng magandang balita. Now think about this. Ang pag-asa ay nagmumula po sa magandang balita. What is the good news? Jesus saved you. What's the good news? Kahit kailan hindi ka mawawala sa kamay ng Diyos. What's the good news? Dahil na kay Kristo ka, hindi kanya pababayaan. Therefore, kung hindi ka pababayaan ng Diyos, huwag mo hayaan mawala ang pag-asa na yon. Eh, well, kailan po ba nabanggit yung pag-asa na yan? Well, di ba the first time binanggit po yung pag-asa is in verse 5. Ano ba nakalagay po sa talatang 5? Colossians 1, talatang 5. Sabi ng Biblia sa talatang 5, sabi ho, dahil umaasa kayong makamtam na ninyo ang mga inilaan para sa inyo sa langit. Ang pag-asang ito'y una ninyong narinig nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balita. So ano po yung pag-asa ho natin? Meron inilaan ang Diyos para sa mga tumanggap sa Kanya. No wonder why sinabi ng Biblia, don't worry about tomorrow. No wonder why sinabi ng Biblia, do not be afraid, for I am with you. Amen? So sabi ng Biblia, kung ikay mananatiling tapat at matatag sa pananampalataya, hindi maapektuhan ang iyong hope, pag-asa. So when you're rooted in the Word of God, kapit ka sa salita ng Diyos, hindi maapektuhan ang iyong pananampalataya because ang pag-asa mo ay na kay Kristo. Ang pag-asa mo hindi sa iyong sariling gawain o magagawa o sa tao o sa ganito o ganyan. Ang pag-asa mo ay Diyos. And when you hope in God, who can be against you? When you hope in God, wala nang space para matakot kasi ang pag-asa mo ay nasa Diyos na eh. And hope comes from the gospel. Kaya, sabi po, ang magandang balita na ito, which brings the hope, ay ipinahayag sa buong mundo. Referring to Jews and Gentiles. At akong si Pablo
ay naging lingkod nito, which means siya ang tagapagturo ng Ebanghelyo sa mga Hentil. Now, mga kapatid, how do we apply this in our lives? May pag-asa ho tayo. Alam niyo po bakit? Kasi hindi ka Hudyo eh. Hentil ka. Now, what's the connection? Well, ang magandang balita na ipinahayag sa buong mundo. Tinanggap niyo po ba ang Ebanghelyo? Kabilang ka dito sa buong mundo. At kung kabilang ka dito sa buong mundo, may pag-asa ka dahil po sa magandang balita. Ngayon na binuhay ka muli sa mga patay, sabi ng Biblia, ito ang tungkulin ho natin. Manatili kang tapat at matatag. How do you do that? Obey the Word of God. Magpasakupas ka sa Diyos. Magpakumbaba ka sa Panginoon. Lord, nanghihina ako. Ayoko matangay. Ayoko malinlang ng anumang madadayang doktrina o mapadaya na doktrina. I want to be faithful to the Word of God. Now, why did Paul teach this? Paul taught this because may mga false teachers na nagsasabi sa nila, bumalik kayo sa lumantipan na system, bumalik kayo sa pagtutuli, bumalik kayo sa pagsamba sa mga anghel. Pero sabi ni Pablo, si Kristo ang larawan ng hindi nakikitang Diyos, sapat na siya, masigit siya sa lahat ng bagay, ito ang ginawa niya para sa inyo, manatili kayo diyan. And pag nanatili kayo diyan, sabi ng Biblia, ang pag-asa na galing sa magandang balita, which is yung pag-asa na inilaan ng Diyos para sa atin dahil sa ginawa ni Kristo, ay hindi mawawala sa atin. Pero mawawala lang po ang pag-asa na yan permanently when a person never had it to begin with. Nang ibig sabihin, ang taong tumitiwalag at hindi na nanunumbalik sa Diyos, he never or she never had eternal life to begin with. Pero here's the good news. Mahina ka, amen. You're feeble, praise God. Alam niyo po bakit? Para pagdating ho natin sa langit, hindi mo maipagmamalaki na dahil sa iyo, nandun ka. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I'm rich. Because of Christ. Pero one thing I do encourage you with, mga kapatid, bagamat na aminin po natin sa Diyos na tayo po ay mahihina, huwag tayo po manatili sa kahinaan. You need to grow. Sabi ng Biblia, root it up. You need the Word as your foundation and built up in Him, which means lumalago ka, tumitibay ka, hindi ka pwede sanggol sa pananampalataya for the rest of your life. Na konting pitik lang ng kaaway o konting pitik lang ng maling doktrina, eh natatangay ka na. You have to grow up. And the only way you can grow up if you are a doer of the Word. Walang magagawa ang amen ho natin. Walang magagawa po ang pagpalakpak po natin. You need to be a doer of the Word of God. Why? Kasi yun ang inutos ng Diyos. At sino magbibigay sa atin ng power to do that? And Diyos din. So what can we learn from this, mga kapatid? Well, what we can learn from this is yung supremacy ni Kristo, binuhay niya tayo from the dead dahil kaaway po tayo ng Diyos. At ngayon, para hindi mawala ang pag-asa ibinigay niya sa atin in our minds and hearts, manatiling tayo tapat at matatag sa pananampalataya. Why? Because Christ is enough. Manatili tayong tapat at matatag.